Okay, so kung naaalala nyo sa ating last video regarding tarantula, no? Nagpakain tayo ng dalawang live mantis. Okay? So, hindi natin alam kung ano na nangyari doon sa ating mga live mantis. Pero so far, hindi ko na sila nakikita dito sa ating kulungan. Okay? So, katulad nga na sinabi ko sa ating last video, no? Na gagawa tayo ng another video na ililipat naman natin yung ating limang tarantula sa mas magandang lagayan. Yung madali natin silang makita. Okay, hindi katulad nito, medyo malabo kasi yung ating lagayan. Pero bago yan, eto muna yung mga dapat nating i-ready. As a beginner, kadalasan mga DIY lang yung mga ginagamit ko mga kulungan. Okay, so unang-una, syempre, kailangan meron tayong kulungan. Ayan, so mga ganito. Ayan, maghanap lang kayo ng mga lagayan na transparent. Kadalasan mga babasagin yun. Na kasyang-kasya yung ating alagang tarantula. Syempre, kapag maliit pa yung ating tarantula, kailangan yung lagayan mo, pwede rin maliit. Kapag malaki, kailangan medyo nakakagalaw yung ating tarantula. Okay? So, ayan. Tapos tanggalin nyo lang itong pinakaan dito. Yung brand name para malinis tignan. Okay? Then, pag nalinis na natin yon, lalagyan natin ng yan, kuyos ng mga kahoy. Ito yung mga pinaglagarian. Kadalasan makikita natin ito sa mga katabi ng junk shop, hardware, no? Katabi ng hardware. Yan, may mga nagpuputol ng mga ano doon, ng good lumber, coco lumber. Pwede kayong humingi, pwede kayong bumili. Ito, nahingi ko lang to. Okay, isang plastic lang naman yung hiningi ko para sa ating mga tarantula. Tapos, stick. Okay? So, gumawa ako ng ano ng ito ay chopstick. Meron ako isang, yung dulo niya ay, no, matigas. Tapos yung isa naman, nilagyan ko ng plastic. Para pag tinutulak natin yung tarantula or ginagalaw natin, hindi siya masyadong nasasaktan. Okay, kaya gumawa ko ito, dalawa to. Ito pang alalay, ito yung pantulak naman sa ating mga tarantula. Okay? And then, ang kapartner na ito ay itong ating pet bottle. Yung ating plastic bottle, no? So, ang purpose na ito ay mamaya kailangan maipasok natin si tarantula dito sa loob. Okay? Pag pumasok si tarantula dito sa loob, tsaka natin yan siya itutulak dito. Okay? Ililipat natin dun sa panibagong lagayan. So, yun ang ganoon naman ang gagawin natin. Tapos, dahil wala pa tayong takip sa ating kulungan, so, hahanapan mo natin ng takip to. Pero, pansamantagal, no? Maglalagay muna tayo ng plastic. Tatakpan natin ng plastic yan dito mamaya. Okay? At saka mga rubber band. Okay? Pasensya na mo, dumi yung kuko. Yan, rubber band. And syempre, kailangan meron siyang butas-butas para kahit paano merong hangin na papasok. Okay, so let's start. Ayan, so ililipat na natin, no? Isa-isa lang natin, tanggalin muna natin to para malinis tignan. At makikita rin natin ngayon, no? So medyo may echo tayo kasi dito ako sa CR nag-edit. Kita-kita nyo naman yung ating ano. Okay, so ito yung ating first tarantula. Okay, tarantula number 1. Tarantula number 1. So, titignan natin kung anong itsura na ito. Ngayon, makikita na natin, guys, no? Kung anong itsura ng bawat isang tarantula. Pipilitin natin yung pakita sa camera para ma-appreciate natin ang mga tarantula. Ayan, paki-comment na lang sa baba, no? Kung aalala nyo or alam nyo yung mga pangalan ng mga tarantula na to. Yan. So, ano kayang pangalan ng tarantula na to, guys? Ito yung ating tarantula number 1, no? Tignan nyo, payat na payat. Kaya 10 buwan na yan, hindi ko makain. Okay, so huwag na natin patagalin pa. Gamit ang ating DIY, no, na pang-transfer ng ating tarantula. Ayun, no? Okay, so, labas dyan. Okay, pasok dito, pasok.
Okay, so once na napapasok na natin siya dito, madali na natin siyang ilipat, no? So, yun ang ginagawa natin. Okay, so ilipat na natin. Pwede natin ihulog yan dyan. Pag ayaw mahulog, kailangan natin sundutin dito sa pinaka bibig nung PET bottle o plastic bottle. Dahan-dahan lang ang tulak hanggang siya ay makababa. Okay, hindi kasi natin pero hindi natin pwedeng pera sa itong mga to kasi baka mabalian sila ng mga galamay. So, dahan-dahan lang. Okay? So, ayan, nakapasok na siya, no? At mukhang nangihina na itong tarantula na to. Kawawa naman to. Ayan, bukas hahanapan ko to ng makakain itong mga tarantula na to, no? Hahanapan natin ng makakain to. So, dito nga lang, dito sa ating, ano, no? Dito sa lugar natin, titignan natin kung merong nagbibenta ng pagkain ng tarantula. Okay? So, isarado na lang. Ay, hindi muna natin sasarado yan. No? Ganyan muna siya, ganyan. Okay, let's proceed to tarantula number 2. Dispose na natin itong mga ganito. Okay, tarantula number 2. Okay. Tignan natin ang itsura na ito. Naku, nangaamba agad, oh. Nangaamba agad ang tarantula to, ah. Grabe yung tarantula natin, oh. Tarantula number 2 yan, mga kapatid, ha? Oh, tignan yung itsura. Okay. Tama na. Ang liit na ng tiyan nila, no? Talagang walang kain. Ayan, papakati lang natin yan dyan. Okay, so hindi sila masyado nang lalaban, no? Halatang halata na sila ay medyo nangihina, no? Okay, transfer na natin dito, mga kapatid. Sa kanyang bagong bahay, no? Okay, konting kulak lang, konting kulak. Dahan-dahan lang, no? Para hindi sila masaktan. Ayan. Sige, tulak pa yun. Teka lang, nagpapagpag pa siya ng balahibo niya. Okay. Para safe tayo, no? Para safe, pati hindi ito makawala. Mamaya magwala itong mga ito, eh. Isarado na muna natin. Okay, hindi naman tayo magtatagal. Mamaya na natin siya bubutasan. Okay, hindi man agad yan namamatay. Ito, yung tarantula number 1, sasarado na rin muna natin para safe. Mahirap na, no? Baka bigla siyang mawala. Or pumunta sa kabila at magkainan silang dalawa dahil 10 buwan na itong hindi kumakain. Okay na, we're done with tarantula number 2. Let's proceed to tarantula number 3 naman tayo, mga guys, no? Tarantula number 3, tarantula number 3 tayo. Okay, i-open na natin ang kulungan. Uy, ang ganda na ito, ah. No? Ang ganda na itong tarantula na ito, ah. Meron siya mga, ano, orange dun sa mga kanyang galamay, oh. No? At medyo, ano na yung ano niya, no? Talagang maliit na yung atsa nila. Okay, lipat na natin ito. Uy! Dahan-dahan lang, no? Dahan-dahan. Okay, so ipat na natin. Mabilis lang, mabilis. At medyo aggressive itong tarantula number 3 natin. Medyo aggressive siya, no? Okay, pasok na si tarantula number 3 sa kanyang bagong kulungan. Okay, sa susunod na video natin, mga kapatid, ay hahanapan na natin sila ng ano, no, ng pagkain, tapos gagawin din natin ng video yung kanilang pagkain, no. So hanapin ng yung tunay na pagkain talaga nila. Okay, we're done with tarantula number 3, mga kapatid. Okay, let's go, let's go. Tarantula number 4 tayo, number 4. Okay, kung napapansin natin na magkakaiba pala itong mga tarantula na ito. Iba-iba sila ng klase. Malalaman natin kung ngayon, kung iba-iba talaga sila or may magkakaparehas. Okay, so parang may kamukha itong tarantula number 4 natin, no? Medyo brown yung kulay niya. Kanina parang may kamukha na siya, pero mamaya malalaman natin yan. Okay, so medyo mahiyain itong tarantula na ito.
sipat na natin, sipat na natin. You know, lang bilis nila ilipat, no? Bilis na sila ilipat. Ito nakikipag-ano siya sa akin, no? Nakikipag-away. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Sige na, pumasok ka na sa bago. Uy, pumasok ka! Maipit yung kamay mo. Pasok, pasok, pasok. Naku, naku. Kuyari. Nakuyari. Nakuyari. Okay, kailangan niya makabitaw dyan. Kinagat niya mga kapatid, oh. Sobrang gutom. Kinagat niya yung ano, kung nakikita niyo. Kinagat niya na yung plastic, oh. Grabe na tong ano na to. Galit na siya, oh. Galit na tong tarantula na to. Gutom na mga kapatid. Ayaw niya nang bitawin yung ating plastic, no? Masama nito pag tayo ay nakagat. Ayan, napasok na natin. Ngayon, gawin natin dito ngayon. Kunting pagpag na lang. Ayan, sana bitawan niya. Okay? So mukhang hindi niya talaga bibitawan. Gagamitan natin isa pang stick. Ayan, dahan-dahan lang, no? Hanggang sa bitawan niya yung ating ano. Yun, binitawan niya na. At mukhang galit na galit talaga. Grabe yung ano niya. Yung pangil niya, laki, oh. Okay. Sige na, bitawan mo na. Bitawan mo na yan. Ayaw niya talaga bitawan. Wala ka dyan masisip-sip. Sige na, plastic lang yan. Halika na rito. Sige na, bumitaw ka na. Bumitaw. Ayaw niya bumitaw, mga kapatid. No? Ayaw niya talaga bumitaw. Sige, dahan-dahan lang natin. Huwag natin bibiglain. No? Yan, pwede bilain kasi napaka-sensitive na itong mga to. Baka mabalian silang galamay. No? Mahirap na. Okay, nakakapit yung isang ano niya. Ngayon, pag hindi niya ito binitawan, bahala siya. No? Bahala siya dyan. Wala naman siyang masisip-sip dyan, no? Mamaya-maya lang, bibitawan niya yun, mga kapatid. Kasi malalaman niya naman na hindi yung pagkain. Okay, so yung pinagawa niya siguro, part 2 ng kanyang, ano, defense mechanism nila ito, no? So, lahat ng kinuha natin, itong tarantula number 4 ang nahihirapan tayo kasi medyo pumapalag siya, no? Medyo pumapalag yung ating tarantula number 4. Okay, so ayaw niyong bitawan, mga kapatid. So, ang gawin natin, i-standby muna natin si tarantula number 4 dyan. At, si tarantula number 5 muna ang asikasuhin natin. Mamaya-maya lang, bibitawan niya rin yan, no? Magsasawa din siya dyan. Okay, let's proceed to tarantula number 5. Maganda, ibang klase din itong tarantula number 5 natin, no? Ibang klase din ito, mga kapatid, no? Kakaiba nito, kakaiba. Oh, kita niyo yung ganda ng bawat mga tarantula natin, no? Okay, so ilipat na natin itong tarantula. Sana hindi tayo pahirapan na itong tarantula number 5. No? Sana hindi tayo pahirapan na ito. Okay, dahil wala na yung stick natin na may plastic, ito na lang gamit na yun, dahan-dahan lang. Sana makisama to. Yun, makit agad siya. Makit agad siya, makit. Yun. Okay, medyo kumakapit pa siya sa, ano, sa petan ng ano. Yan, so dahan-dahanin na lang natin to. Yun, makit siya. Salubungin natin, salubungin. Salubungin natin. Kailangan natin siyang magbababa. Ayan. Pitik-pitikin na natin yung kanyang galamay. Ayan. Dahan-dahan lang. Di yan pwede biglayin kasi baka mabalian ng galamay yan, mga kapatid. Sayang ating pag-aalaga. Ayan. Sige-sige. Kunti pa. Kunti pa. Tarantula number 5 na sa mapag-aar ngayon, mga kapatid. Dahil nasa ano na sila. Nasa magandang lagayan na sila. Papag-aaralan na natin kung ano yung mga species nila, no? Anong klase ng tarantula ba ito mga to? Anong lahi nila? Okay, so anong pangalan nila? Madali na siyang papag-aralan.
Okay, so isa na lang po ang kailangan natin ngayon. Itong kinain yung plastic natin. Medyo matapang itong tarantula na ang perpuro natin. Hindi ko pa rin tapos dyan. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan, bitawan mo na yan. Yan, bitawan mo na yan. Medyo lalagyan ko lang ng diin, no? Yung kanyang pangil, no? Lalagyan ko lang ng diin. Paalis dun sa kagat. Para medyo maramdaman niya naman na hindi mo pwedeng kainin yan. Kaso lang, dahil iniisip niya na lalaban yung plastic. Grabe yung kagat niya talaga sa plastic, oh. Gutom na gutom, kagat niya sa plastic, mga kapatid. Okay niya talagang bitawan. Pag hindi mo yung bitawan, iwanan ko lang yan dyan. Gamag-damag mo yung kakainin. Ayaw niyo talagang bitawan, mga kapatid. Hindi natin titigilan yan, no? Bibitawan at bibitawan niya rin yan. Malalaman niya naman yan na wala siya makukuha dyan ang katas. Dyan ay plastic lang. Sige lang, nabitawan niya na isa. Siya na lang kailangan natin paalisin. Naku, talagang binabaon yung pangil niya, no? Yun! Nadali natin. Grabe yung kagat niya dun sa ano. Nakaigaan siya. Uy! Grabe! Grabe ito mga kapatid. Matapang to. Matapang to ha. Tapang yun. Talagang lumabas pa siya, no? Sa isang plastic ko na kuyaring. O, wala. Sarado na natin ito bago pa sila magsitakasan. Okay. To sum up, no, nakapag-transfer tayo ng ng 5 tarantula. Okay, so next video natin mga kapatid ay titignan na natin, no, kung paano sila kumain. Hanapan natin ng pagkain. Okay, so ayun lang muna ang video natin ngayon, yung pagta-transfer ng ating mga tarantula sa kanilang mga bagong lagayan. Kung nagustuhan nyo ang video na to mga kapatid, iwanan nyo lang ng thumbs up. Okay, ngayon naman kung meron kayong mga suggestions and another information regarding dito sa ating mga tarantula, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment dyan sa baba, no? At binabasa natin yan isa-isa. Okay? So, abangan natin ang susunod na na video regarding tarantula. At pag-aaralan ko muna ang bawat klase ng tarantulang ito. At sa next video, ay papangalanan na natin kung ano yung mga specific, scientific names ng mga tarantulang ito. Once again, mga kapatid, maraming salamat sa panunood at pag-subaybay sa ating mga video. At lagi kayong mag-iingat, no? Lagi pa rin sumunod sa ating mga protocol para iwas sa ating sakit na kumakalat ngayon, no? So, once again, maraming salamat at lagi kayong mag-iingat, mga kapatid. Goodbye!